So the Bible, it is divided into two, the Old Testament and the New Testament. So the Old Testament ay, ang tawag dyan, Old Testament, dahil yan yung mga unang kasunduan ng Diyos sa isa bayang Israel at sa extended ng humanity. And then the New Testament ay yan yung time na ni record ng buhay, you know, the Gospels, record ng buhay ni Jesus, yung kaniyang ministry and how He died for us on the cross. At yung first century Christianity ay dyan din na record sa New Testament. For the Protestant and Jewish editions, the Old Testament is composed of 39 books. Old Testament books, 39, para sa mga Jewish at saka mga Protestant. Pero para sa Catholic, yan ay 46. Dahil kasama dyan yung tinatawag nilang apocryphal. Yung Maccabees, Maccabeo, the Book of Maccabees, 1st and 2nd, Tobit, Judith, Baruch, yung mga pitong libro na ang tawag ng mga scholars, sa tawag din natin, ang tawag ng evangelical ay apocryphal writings. So they included that as part of the... Kaya minsan parang iba yung Catholic Bible sa evangelical o Protestant Bible. Dahil sa Old Testament, sila ay, ang Catholic ay 46, ang evangelical ay 39. So according to G.E. Ladd or George Eldon Ladd, the Bible is the inspired word of God written in human language through history. So there are three compositions. The divinity, this one is the divine side, the divinity, you know. Because this is not just a book. What makes it different is that the Bible is the inspired word of God. Ang literal meaning noong, ang ibig sabihin ng inspired, ang literal meaning yung word na theop. O theopneustos, ang English. Theopneustos. Theo means God and news. Spirit of hinga ng Diyos, ang ibig sabihin. Yung inspired word of God from the word theopneustos. Ang ibig o theopneustos na English, ibig sabihin theo means God, 'di ba? Kaya theology, study of God. 'Di ba? Theocracy, a nation governed by God. Kaya theo means God. Kaya kung ang pangalan niyo Theodore, Doron means gift. Kaya kung ang pangalan ng isang tao ay Theodoro, it means gift of God. Theophilus, love of God. Theo means God. Philos, phileo means love. So, neustos naman, neustos, it means God breath, yung hinga ng Diyos, ano? Kaya ang big sabihin talaga nung sa, nung nandun sa book of 1 Timothy, 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired. Wala talaga yung original na inspired. Ang ibig sabihin talaga doon, all scripture, God breath. Walang linking verb na is sa original manuscript. Ang problema kasi, pag yung original text, itra-translate na sa English, gagawin mo ang composition, yung maayos na pagbasa sa English. So, when it's either you add linking verb or remove. Diba? Yung difficulty ng pag-translate ng... So, ito Greek language naman ito. Theopneustos. Mahalaga na malaman natin na yung Bible ay hindi lang siya ordinary book. Ito, ang original, ano nito, may panukala at seemingly, ang word nga na Theopneustos ay hinga ng Diyos. Yung author ng Bible ay inspired by God. Sila ay, sa Tagalog, kinasihan sila ng Diyos para magsulat. Pero hindi mechanical, organic. Ang ibig sabihin, mamaya, mayroon kayong term na organic dyan.